Binisita rin ng GMA Integrated News ang Minalabak Cemetery sa Camarines Sur kung saan may bahaging lagpas bewang pa rin ang baha. Ang mainit na balita hatid ni Ian Cruz. Sundas po ngayon, pero dito sa portion na ito ng Minalabak Cemetery, nakikita nyo naman po, wala pong mga tao dito na dumadalaw sa mga punto dahil nga po hanggang bewang pa rin ang taas ng tubig. Ang sinasabi po ng mga residente at nakita rin po natin yung bakas ng mga baha dito, talagang napakataas po ng naging tubig dito dulot ng bagyong Christine. Pero ito pong nakikita ninyong baha ngayon, mahigit isang linggo na po ang lumipas, pero itong portion nga na ito ay mataas pa rin ng tubig. Doon po sa banda doon na medyo mataas po yung bahagi ng sementeryo malapit sa kanilang simbahan ay may nakakadalaw po, may nakapagtatanglaw ng kandila doon sa mga puntod. Pero dito po talaga halos wala po tayong nakikitang dumadalaw dahil nga po sa tindi at sa taas pa rin ng baha sa lugar na ito. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumanggi magkomento si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa bangkay ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mr. President, sir, this is a day when we honor the memory of our dearly departed. In this context, sir, I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. I'd rather not. Matatanda ang sinabi ni Vice President Duterte na ipapahukay niya ang bangkay ng dating Pangulo na nasa libingan ng mga bayani kung hindi titigil ang mga paninira umano laban sa kanya. November 2016 ang mailibing doon ang dating Pangulo sa pagpayag na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ng Vice Presidente. Natanong din ang Pangulo tungkol sa relasyon nila ng Vice President. Mr. President, sir, do you think your relationship with the Vice President has reached a point of no return, sir, with those statements made? Let's talk about it some other time. Sandaan at 58 ang huling bilang ng nasawi sa itinuturing na deadliest flooding sa Spain. Ayon sa isang Spanish government minister, 12-12 pa ring tao ang unaccounted for. Maraming sasakyan naman ang humambalang sa mga kalsada matapos ang baha. Pahirapan ang paglilinis dahil sa makapal na putik. Nakikiramay ang embahada ng Pilipinas sa Spain kaugnay sa mga nasawi sa pagbaha. Mga kapuso, itinaas ng Department of Health ang Code White sa lahat ng ospital sa bansa para sa undas. Sa ilalim ng Code White, nakahanda ang mga ospital at healthcare workers na tumugon sa anumang medical emergency. Epektibo yan ngayong All Saints Day hanggang bukas, All Souls Day. Paalala ng DOH sa mga bibisita sa mga sementeryo, magbaon ng sapat na inuming tubig, iwasan ang matinding sikat ng araw, at maging alerto sa mga sintomas ng heat stroke gaya ng pagkahilo. Kung babiyahe naman pa probinsya, tiyaking munang maayos ang lagay ng inyong sasakyan at huwag magmamaneho kung inaantok o nakainom. Ingat po tayo, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider matapos na sumalpok sa kasalubong na tanker truck sa Pasukin, Ilocos Norte. Dead on arrival sa ospital ang 48-anyos na biktima. Ayon sa mga otoridad, nawala ng kontrol ang rider dahil sa madulas na kalsada kasunod ng pag-ulan. Nagtamo siya ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima at driver ng tanker truck. Mga kapuso, All Saints Day ang ginugunita ngayong araw. Kaya yan ang inspirasyon sa likod ng mga parada sa iba't ibang probinsya. Mga batang bida sa Parade of Saints sa Lucban, Quezon Province. Maraming natuwa sa kanila na nagabot ng treats. 40 bata rin ang lumahok sa ganyang event sa Bago Negros Occidental. Inulan man, hindi rin nagpatinag ang mga estudyanteng nagbihis santo sa Samal, Bataan. Ayon sa organizers at magulang ng mga nakilahok, layo ng Parade of Saints na isabuhay ang makabuluhang buhay ng mga santo at santa.